What's up mga master, bago ko nga pala simulan tong vlog na to ay gusto ko nga sabihin sa inyo na mayroon na tayong merch. Ito ang picture niya, ito yung style niya, ayan. So mayroon na akong 12 or 13 na pre-orders na willing mag-pay first at hanggang 30 yun eh. So pag naka 30 na tayo, so magko-collect tayo ng payment maximum of 1 month tsaka nila marirelease yung t-shirt natin. So mamimili lang kayo dyan kung anong size, kung anong kulay, tapos kung saan ang location nyo. Yung payment method natin pwede siguro sa GCash, ganyan. At tsaka ako na ibibigay yung information natin sa GCash kapag kumpleto na yung mga ano, yung mga orders. So paano makaka-order, master? So pwede kang mag-comment dito sa baba or pwede kang pumunta sa Facebook page natin na may post ako doon na pre-order, o sige, magpo-post na lang ako ulit. Tapos isusulat ko na lang din yung mga pangalan ng mga umorder na. So kung willing kayo at interested kayo, at salamat sa suporta in advance. So let's go. So, check natin ngayon si Cookie Master kasi ngayon lang ulit siya may start, yan. Walang pinang-rescue natin ang kanyang baterya. So, mga master, may mga nagtatanong sa akin kung magkano ang aabutin kapag nag-convert na manual transmission from automatic transmission to manual transmission. So, master, wala naman ako mapapakita sa inyo na transmission or everything. Ito yung daya niya. So wala naman ako mapapakita sa inyo na transmission kasi nga etong transmission natin ay nakakabit na. So pag-usapan na lang natin. So pag-usapan natin habang kinakalikot ko to si Cookie. So ayan master, transmission, ganyan. So unang-una mga master, kung gusto mo ng automatic transmission, automatic So mga master, kung gusto mo ng manual transmission and naka-automatic transmission ka, kailangan meron ka na laging ready budget. So ano ba yung ready budget na sinasabi ko? Yung ready budget na yon ay siguro mga nasa 25 to 30,000. So money. Kung may mag-post ng transmission, kailangan mo na agad kunin kasi minsan may mga nagkakatay biglaan. So paunahan master, hindi pwede yung reserve na ganyan, ganito, ganyan. Basta meron kang 30,000. So ano ba yung kasama sa 30,000? Money. Out. So ano ba ang mga kailangan? So unang-una, transmission. Tapos support. And transmission, support. Tapos kasi I'm not sure kung parehas ang support ng automatic tsaka manual, no? Kaya ini-indicate ko yung lahat. So ito pa kailangan nyo, ayan, yung mga pedal. Kasi yung sa automatic kailangan, di ba, yung sa automatic malapad siya, malapad yung pedal niya, brake pedal, tapos walang clutch. So kailangan dyan sa labor pa, yun pa. So labor, hindi natin alam kung magkano mga singilan. So sa labor, bubutasin nila yung firewall mo para malagyan ng pedal ng clutch. Ayan. So ano pa? Ito, shifter. Ayan. Siyempre, ito, shifter linkage, tsaka shift knob. Ito, shift boot. Siyempre, magbibili ka ng shift boot kasi sa automatic, di ba, may fix na yan. So, mabubutas to, walang cover. Ayan. At saka, computer box, master. So, computer box kasi, yung computer box ng automatic, di ba, yun yung malaki. Kapag nagpalit ka ng transmission, magkakaroon ng check engine. So, sa computer box yun, master. Base ito sa experience ko, no, kung meron kayong other way around para magamit yung automatic na computer box, comment down below kung paano ginawa na yon, no. Kasi ang alam ko, iba ang cut-off yung RPM ng automatic na box. So bukod doon mga master, wala naman masyadong importante na kailangan. So yan, transmission,
shifter linkage, shift knob, shift boot, ano pa ba? Wala na, sa labor na lang magkakatalo yan, master. Ang mahirap kasi ay yung mahirap kasi talaga sa pyesa ng transmission. So kung kukuha ka ng transmission nga naman kasi kung magko-convert ka, dun ka na sa LSD. So kung budget mill ka pa rin naman at gusto mo lang talaga mag-manual, dun ka na sa hindi LSD. Kasi may mga nagkakatay ng ESI, mga VTI, ganyan. So paswertihan, master, at pabilisan. Kailangan talaga meron kang budget ready para doon. So quick update tayo, master, sa SIR. Ayan. Quick update tayo sa SIR, master. Ha? Kung ano yung na-vlog ko noon, ganun pa rin siya ngayon. Ayan. Ano ba to? Gold ba to dati? Hindi, black na pala yan yata. So, bago yata yun. Ayan. At eto, master. Orig Recaro. Master, nagkamali ako ng info. Kasi nung binuhat namin yung stock na upuan, mas mabigat siya compare dito sa Recaro. So, what di kasi namin na kilo kasi wala kami pang kilo dito. So, siguro mga grams yung pinagkaiba nila. So, mas magaan to. Tapos, komportable rin upuan. Ayan. Nabili to ng kapatid ko. Alam nyo, master, kung magkano? 1,000 lang. 1,000 lang. Bakit? Raffle, master. Bakit? Napanalunan to ni kuya sa ano, sa Paripa. So, raffle. Ayan. Hindi ko alam eh, binaban ata ng Facebook, ng YouTube yung ano, raffle. So ayan, master, 1,000 lang. Meron ka ng Recaro seats. So napalanunan niya yan. So itong upuan na to ay nagkakahalaga ng dati nasa 35, ngayon nasa 50 na yata. Ayan. At saka ito, master, bago na yung ano niya, steering wheel, personal na. Hindi na yung Momo. Tsaka ito, NRG quick release. Ayan. Yeah, yung mga binago ni kuya. Ayan. HKS turbo timer. Kahit sinasabi nila na NA, bakit naka-turbo timer. So, master, ano yan eh. Pang cool down ng engine. Kasi pag hinataw mo, syempre, hindi mo naman pwedeng patayin mo agad. Syempre, stress yung makina. Kailangan din ipahinga yan yung NA. So, kinabit niya na rin to, yung rear seats niya. So, coaching-coaching na ulit, master. Ayan, kinabit na rin to. So, wala na yung cracks. Ayan, kinabit na ni kuya yung sidings niya. Ayan, hinabili niya yung sidings. Ayan, wala na yung cracks. So, doon sa past vlog ba, may cracks ba yun? Ayan. Ayan, wala na yung cracks. Mas sariwa siya. Kaysa sa dati. Personal. So, ano ba tawag dito? Suede? Sarap hawakan eh. Yun nga lang para sa pasmado. Hindi ko alam ha. Kasi si kuya naman gagamit ito eh. Wala naman tayong pambili pa nito. So yun nga, master. At sana ay may napulot kayo ngayon sa ating binidyo-bidyo ngayon. At eto. May rear bumper na ba siya noon? Oo, may rear bumper na nga pala siya. At nilagyan niya yun ng mga bracket-bracket para hindi mag-vibrate. At ang susunod niya ang gagawin dito ay asan ba yun? Nakakabit na ba? Hindi pa pala. Asan na yun? Wala. So, kakabitan to ni kuya ng ano eh, spoon. Spoon, ito. Ayan. Spoon muffler. Ayan, Origian master. Nakatago lang yan dyan. Mabalik na yun sa kotse talaga, hindi na siya i-racing. At ito, master, binibento ko to. Access wing. Oh, bakit may ganyan? Para mas lapat na lapat siya, master. Binebenta ko to ng 2.5 lang yan, master. Pantakin nyo na ako sa Facebook page. Young Master, search nyo lang. Ito yung ano, yung may mga crack na sidings. Ayan. Daling ko na rin kayo dito sa kabilang side, no? Sa garahe ng mga truck. So, ito yung bumper ni Cookie sa likod. Wala ng clips. Ayan, master, ito binebenta ko to. Just my muffler. So, siguro, benta ko na lang ito ng 1.5 na lang yan, master. At ito, yung mga shock niya. Ito pa pala. Shocks. Ito, set to eh. So, binibenta ko siya ng 4K. Negotiable pa naman, master. Tsaka meron ako dito, pangunahan.
Not sure kung lowered siya. Limot ko na eh. Yan, siguro mga ano yan. Benta ko na lang sa inyo ng 1K dalawa. Kasi wala namang kapares eh. At muli tayo nagbabalik sa side na to, master. Dahil start natin si Cookie after a long, 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 long while. So, kung bago ka sa channel ko, ito nga pala si Cookie. Ang aking Civic VTI. Sana okay. Yun, salamat po. Start. So, akala ko hindi mag-i-start. Akala ko wala ng gasolina, meron pa pala. So, bago ka sa channel ko, nilinis ko yung headlight niya. Ayan, yung isang kapatid ko sa SIR. Ayan. Diba? Yeah. Charge speed. So, maraming salamat sa panonood mga master. Please like, comment, and subscribe. At huwag mong kalimutan i-ring yung bell, master. Ngayon, master, bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na focus lang kayo kung ano yung gusto nyo, kung nasan kayo, kung ano yung passion nyo, kung ano yung gusto ng puso nyo. Maraming salamat sa panonood mga master. Young master, let's go!